Matagumpay na nasungkit ni Brian the Hawaiian Punch Viloria ang dalawang boxing titles na nakataya kahapon sa kanilang laban ng Mexicanong si Hernan Marquez. Dahil dyan, naitala po si Viloria sa kasaysayan ng boxing na unang boksingerong nakasungkit ng unified title para sa WBO at WBA flyweight category sa loob ng halos 50 taon. Pero si Marquez tila hindi kumbinsido sa resulta ng laban at agad naghamo ng rematch. My report, si Lala Roque. Sa bisa ng isang mabangis na counter left hook, pinahalik sa lona ni Brian Viloria ang katunggaling si Hernan Marquez sa ikasampung round ng kanilang flyweight unification match sa Los Angeles, California. Nahabol man ng 10 count, baka sa tindig ni Marquez na nalalapit na ang pagtatapos ng laban. At maya-maya pa, mismong kampo ng Mexicano ang bumitiw sa laban. Umpisa pa lang ng kanilang title bout, tila liyamado na si Viloria. Isa sa mga pangunahing estratehiya ng Team Viloria na paulanan ng body shots ang Mexicano. Sa kabila nito, tila nakabawi pa rin si Marquez at napatumba si Viloria sa ikalimang round. Pero ayon sa referee, nadulas lang si Viloria na halatang nahilo sa tindi ng mga pinakawalang suntok ni Marquez. Pero sa huli, pinatunayan ng Hawaiian Punch ang kanyang tibay. I knew it looked bad, but I wasn't hurt at all. I knew he was going to get winded after those punches, and I think he did. He slowed down a little bit, and that helped me recover a little bit also. Pagdating sa dugout, nagbunyi at nagpasalamat sa Panginoon si Viloria. Maya-maya pa, nilapitan niya si Marquez para siguruduhin ligtas ang nakalaban. Laking gulat ni Marquez nang makita si Viloria, humingi rin ito ng rematch. Pero sa halip na sagutin ni Viloria ang panibagong hamon, niyaya na lang niya si Marquez na magbakasyon muna sa Hawaii. Wala pa raw sa isip ni Viloria ang rematch. We'll see. You know, we'll see. We want to rest up a little bit, enjoy this moment. I think we deserve it. It's been a long road for us to get here, and we'll soak it in, and as soon as we're done with the holidays, we'll think about what's gonna happen next. Laking tuwa naman ang pamilya Viloria sa Narvacan, Ilocos Sur sa naging resulta ng laban. Kasama ang kanilang mga kaanak, sabik at tutok nilang pinanood ang sagupaan ng dalawang kampiyon. Ang ama ni Brian hindi raw nagduda sa husay na ipinakita ng anak. Ibang Brian naman papanood nyo ngayon, you know, yung old Brian, nandyan na yon. It shows right there. Lahat ng rounds nakikita ko na lagi niyang ginagawa yon. Kasi noong magmula nung nagsimula siya, he can take it. Tinitignan niya, ina-assess niya pag ganun. And then alam na niya kung kailan niya babanatan ulit. Ang lola naman ni Brian hindi raw nagkulang sa pagdarasal para sa paboritong apo. Very happy. Happy for it. I offer petition mask for him every day, every no, the laban na ikaktikwa, after and before. At ngayong nagwagi si Brian, hiling nilang makadalaw ito sa kanilang probinsya. Lala Roque, GMA News.